Kabanata 911. Sa Yari River Road, ang kabataang nakasuot ng puting damit sa bronseng trono ay nakapikit, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Si Colton Jansky ay orihinal na mula sa Northern Army. Walang kailangang magtanong dito. Si Colton ay isa rin sa mga elite ng Northern Army. Sa dulo ng Yari River Road sa Preston, isang batang lalaki na mukhang 10 taong gulang pa lang ay parang batang dragon. Paano kung siya ay isang batang dragon? Ang isang dragon sa huli ay isang tunay na dragon. Ang dragon ay umungal sa ligaw, at lahat ay susuko. Sa murang edad, mabangis na nakipaglaban si Colton sa isang pinnacle martial artist na may 10,000 na ng sigla. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay nagpapaliwanag sa kalangitan. Kabilang sa mga pamamaraan ng paglilinang na nilinang ni Colton, mayroong isang ipinagbabawal na pamamaraan. Ang pangalan ng ipinagbabawal na pamamaraan ay King's Descent. Dati, ginamit ni Colton ang nakakatakot na ipinagbabawal na pamamaraan, at isa ito sa 10 mahusay na ipinagbabawal na pamamaraan. Napakabata pa ni Colton. Higit pa rito, ang kanyang sigla ay 3,000 na lamang. Hindi niya mapigilan si Elliot Simpson, na may siglang 10,000 na. Ang labanan sa pagitan ng matanda at bata ay isang labanan na si Cairo Simpson at ang iba pang dalawang hari ay hindi maaaring makagambala. Sa madilim na gabi, sinabi ni Colton, ang mga bulaklak ay namumulaklak sa isang pag-iisip, pagbaba ng hari. Swoosh! Sa kalangitan, mayroong 10 Colton. Bawat isa sa kanila ay parang buhay na tao. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan, King's Descent. Isang hakbang pasulong si Colton at nakabuo ng 10 anino sa kalangitan. Bumalik ang unang anino sa katawan ni Colton. Parang pinagpatong-patong ang dalawang tao. Agad na tumaas ang aura ni Colton. Ang kanyang lakas ay tumaas ng 50%. Ito ay lamang ang unang figure. Sa susunod na sandali, ang pangalawang figure ay pumasok sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagtaas ng lakas ni Colton ng 50%. Sa pagsasama-sama ng 10 numero, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay lalakas ng 5 beses. Ito ang nakakatakot na aspeto ng ipinagbabawal na pamamaraan ng King's Descent. Ang mga martial artist na lumikha ng 10 mahusay na ipinagbabawal na mga pamamaraan ay pawang mga nakakasira ng lupa. Kabilang sa kanila, ang lumikha ng ipinagbabawal na pamamaraan, ang King's Descent, ay si Emperor Togo. Ginamit ni Colton ang ipinagbabawal na pamamaraan sa murang edad. Ang kanyang maliit na kamao. Sa isang suntok lang. Bang! Si Elliot, na may malaking sigla, ay nakipagpalitan ng suntok sa kanya. Sa sumunod na sandali, ang kanang braso ni Elliot ay naging madugong ambon at tinangay ng nakakakilabot na kapangyarihan. Ang kanyang buong katawan ay lumipad na parang sandbag. Isang pinnacle martial artist na may 10,000 na ng sigla. Ang isang suntok ay maaaring magpakawala ng puwersa ng 1,000,000 pounds. Ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Elliot. Gayunpaman, si Elliot ay nasugatan ng gusto sa suntok ni Colton, halos mawalan ng buhay. Ginamit ni Colton ang ipinagbabawal na pamamaraan at nagpakawala ng lakas na higit sa kanya ng 5 beses. Tinalo si Elliot sa isang suntok. Paanong hindi niya babayaran ang halaga? Dumura si Colton ng maliit na subo ng dugo. Ang kanyang malarosas na maliit na mukha ay kasing putla ng papel, at ang mga bakas ng dugo ay bumulwak mula sa mga butas sa kanyang buong kanang braso. Sa isang iglap, ang kanyang mga braso ay mas makapal kaysa sa kanyang mga hita. Ang kanyang lakas ay lumampas sa kanyang sariling mga limitasyon. Isang himala na hindi napilaya ng katawan ni Colton. Tulad ng isang pribadong kotse, ang pinakamabuting bilis ay maaari lamang tumaas sa 130 km bawat oras. Kung dinagdagan mo ito ng 5 beses, hindi ba masisira ang sasakyan? Si Colton ay nasa ganoong kalagayan. Ang pagbibigay ng 100% ng pinsala sa kaaway ay nangangahulugan ng 80% ng parehong pinsala sa kanyang sarili. Gayunpaman, kung kakalat ang usapin ngayong gabi, tiyak na magiging focus ng mundo si Colton. Ang young civil emperor na ito ay lumabas sa yelo sa Mount Hans 4 na buwan na ang nakakaraan at pumasok sa pinakamataas na kaharian. Sa huli, sa loob lamang ng 4 na buwan, maaari na siyang makapasok sa mataas na antas ng Pinnacle Realm.
Isa lang itong himala. Napakahirap para sa isang henyo na lumaban sa isang mas malakas na eksperto at para sa isang mahinang tao na lumaban sa isang taong may parehong antas ng paglilinang. Ito ang pagkakaiba. Nahulog si Colton mula sa langit. Isang malamig na binata na may mahabang snow white na buhok ang lumitaw at nahuli ang batang Colton. Ang binata, si Fenton Jansky, ay isang marangal na walang katulad na tuktok. Ang tagapag-alaga na inayos ng pamilya Jansky para kay Blake Darby. Sa sandaling ito, nagpakita siya sa sarili niyang kusa. Matapos mahuli si Colton, mahinahon niyang sinabi, "The power will backfire on you. Sa susunod na 3 buwan, hindi ka maaaring makipag-away sa iba. Kailangan mong gumaling. Nasaan ang kapatid ko?" Hinahanap ni Colton ang kanyang kapatid. Binuhat ni Fenton si Colton at nakarating sa harap ng bronze throne sa isang iglap. Ibinigay niya si Colton kay Blake at mahinahong sinabi, "Haharapin ko ang 4 na iyon. Bakit hindi ka pumunta sa pamilya Simpson at alisin sila para sa akin?" Tumayo si Blake at ngumiti ng mahina. Talagang sineseryoso ito ni Fenton. Bahagyang kumunat ang noo niya at mahinang sinabi, "Ang pamilyang Simpson ay isang makapangyarihang pamilya, at ang mga pamilya ay konektado sa pamamagitan ng dugo. Ang pamilyang Jansky ay isang maharlikang pamilya. Kung gagawa ako ng hakbang at lipulin sila, ito ay magiging katulad ng mga aristokratikong pamilya na lumalaban sa mga makapangyarihang pamilya." Mahinahong tinanggihan ni Fenton si Blake. Hindi niya ito magagawa. Kung ang mga aristokratikong pamilya at ang makapangyarihang mga pamilya ay nagsimula ng digmaan, ang mundo ay magugulo. Sa oras na iyon, walang sino man ang handang payagan ang Northern Army na manood mula sa gilid at umani ng mga benepisyo. Bukod dito, ang mga turo ng ninuno ng pamilyang Jansky ay upang linangin sa pag-iisa at huwag lumahok sa anumang pakikibaka sa kapangyarihan sa sekular na mundo. Ang dahilan kung bakit ang mga lumang antigo ng pamilyang Jansky ay kamakailang lumabag sa mga turo ng mga ninuno at tumalo ng paisa-isa ay hindi lamang upang takutin ang mga lumang antik ng mga aristokratikong pamilya na huwag salakayin si Blake, kundi upang malutas din ang digmaan sa mga hangganan. Ito ang sinseridad ng pamilya Jansky. Ang lahat ng miyembro ng 72 sangay ng pamilyang Jansky ay susunod kay Blake bilang kanilang pinuno. Higit sa lahat, si Blake ay hindi isang maaasahang pinuno ng pamilya. Patuloy niyang sinusubukang linlanggan ang pamilya Jansky at makuha ang mga lumang antigo ng pamilyang Jansky upang lipulin ang 4 na magagaling na nilalang para sa kanya. Itinaas ni Colton ang kanyang braso na namamaga na parang isang malaking puting labanus at mapangakit na sinabi, "Kuya, gusto ko ng yakap." Nasugatan siya. Kinuha ni Blake si Colton mula sa mga bisig ni Fenton at tiningnan ang kanyang namamagang braso. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at sinabing, "Kahit ako ay hindi nang ahas na tangkaing salakayin ang 10,000 na vitality na tuktok. Gusto ko lang subukan." Parang bata si Colton sa mga bisig ni Blake. Kung nakita ito ng mga tagalabas, sino ang maniniwala na ito ang young civil emperor ng kabisera? Ilang tao ang maniniwala na ang batang ito ay halos nakapatay ng 10,000 na vitality pinnacle sa isang suntok. Ang mga tao ng Northern Army ay maaaring mayabang o tuso. Ang isa sa kanila ay minasaker ang Vermilion Bird Street ng kabisera, na naging sanhi ng pagkalante ng lahat ng mga bulaklak ng Peach. Ang isa pa ay kilala bilang ang Sovereign King of Perpetual Darkness na gustong pamunuan ang mundo. Nang gumawa ng kalituhan ang mga lalaking ito, walang makakapigil sa kanila maliban kay Blake. May iilan din na tuso. Kahit na ang maliit na hanggal na napakalilin lang ay nalinlang nila ng ilang beses. Wala sa mga masasamang tao sa Northern Army ang magaling. Niyakap ni Blake si Colton at ngumiti ng mahina. "Umuwi na tayo. Luke, lapitan mo ang iyong asno at buhatin ang tansong trono." Tumingin si Toby Lapras kay Luke Yates, na nagmamadaling lumapit, at hiniling sa kanya na buhatin ang bronseng trono gamit ang kanyang asno. Dala ng maliit na asno ang bronseng trono, ngunit hindi ito nakaramdam ng pagod. Sinundan nito ang maliit na hanggal at bumalik sa manor ng pamilya Darby. Nakatago si Fenton sa dilim. Sa isang iglap, 4 pulang ilaw ang tumusok sa noo ni Elliot na parang matatalim na espada. Isang bilog na madugong butas ang lumitaw.
Ang pamilyang Simpson ay may isang 10,000 na siglang sumikat at 3 hari. Lahat sila ay pinatay sa gabi. Tungkol naman sa maruming gawain ng paglilinis ng mga bangkay, natural itong ipinasa kay Steve Xavier ng Preston main team. Ang pangunahing koponan ng Preston ay hindi kayang saktan ang mga maharlikang gwardya. Ayaw gawin ng mga maharlikang gwardya ang ganoong bagay, kaya agad silang umatras at bumalik sa garrison. Bumalik si Blake at ang iba pa sa Darby Family Manor. Kabanata 912. Sa pagdating ng hating gabi, agad na nabasag ang katahimikan ng malaking lungsod ng Preston. Ang mga nakasisilaw na paputok ay sinindihan sa sandaling ito. Malakas na umuulan ng niyebe at sinindihan ang mga paputok sa bawat tahanan. Sumabog sila sa kalangitan na bumubuo ng magagandang pattern na sumisimbolo sa pagdating ng bagong taon. Ang Pebrero ay isang espesyal na oras para sa mga pamilya sa Handsworth habang sila ay nagtitipon at opisyal na sumalubong sa bagong taon. Sa gabing ito, lahat ng bata at matatanda ay pupunta at maglalaro buong gabi. Ang manor ng pamilya Darby ay walang pagbubukod. Bukod sa kumain, mahilig din maglaro si Luke Yates. Ginamit talaga ng tanggang ito ang kanyang mga kamay para magpaputok ng 2 paputok. Sumabog sa kanyang kamay ang 25 sentimetro na haba ng mga paputok. Ang ulo ng paputok ay bumaril sa langit na may biglang namumulaklak na magagandang paputok. Tuwang-tuwang naglalaro ang munting tanga, parang hindi lang pumutok ang kamay ng paputok. Kahit na medyo masakit, ang pagsabog ay hindi nasaktan ng maliit na tanga. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang hari. Kung sila ay masugatan sa pagsabog, hindi mabiro kung may lumabas na balita. Gayunpaman, walang pakialam ang munting tanga. Gumawa siya ng maraming biro sa hilagang teritoryo. Sa manor, si Luke ay may bitbit na 72 shot for Ewart tube sa kanyang balikat. Tumakbo siya patungo sa asno habang umaangal. Ang mga paputok ay sumabog sa paanan ng asno na nagpapadala ng mga kislap sa lahat ng dako. Laking gulat ng asno kaya tumalon ito ng 3 metro sa taas at sumigaw. F**CQ, F**CQ, hindi niya alam na ang utu-utu na maliit na asno ay magiging mas excited at bambahin ang buong manor ng mga paputok sa mga balikat nito. Talagang hindi pinalad ang asno na magkaroon ng bagong Panginoon tulad ng Little Fool. Anong F**Etskingscam? Ang munting tanga ay nagsasaya sa manor ng pamilya Darby na nagdulot ng kaguluhan sa buong asyenda. Nagpatuloy ang tawanan at kaligayahan habang pinahihirapan ng munting tanga ang asno. Nakakaawa namang umiling si Colton Jansky. Ang kanyang 2 maliliit na braso ay namamagana parang malalaking puting labanos. Ang kanyang mga braso ay natatakpan ng isang cast at nakabalot sa puting tela, kaya mas lalo siyang namumula. Napaka-out of place nito sa tabi ng maliit niyang katawan. Sinaway ni Laura Queen si Blake Darby. Sabi niya, "Blake, anong ginawa mo? Nasa hustong gulang ka na ngayon, ngunit hindi mo inalagaan ng mabuti si Colton." Walang magawa si Blake. Sa kabutihang palad, hindi alam ng kanyang ina ang hirap ng hilagang disyerto. Si Blake at ang iba pang mga elite ng Northern Army ay umakyat mula sa isang tumpok ng mga patay na tao. Ang mga elite ng Northern Army ay nabahira ng dugo ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga katawan ay nakabalot sa pagpatay ng mga kasalanan. Ang pangunahing dahilan ay mukhang napakabata ni Colton. Bagamat kaedad niya si Blake, ang proseso ng paglaki ng batang ito ay nagkaroon ng buong 10 taon ng blank period. Sa totoo lang, magkasing edad sina Colton at Blake. Siya ay 20 taong gulang, ngunit siya ay nagyelo sa loob ng 10 taon. Ang kanyang hitsura ay katulad pa rin noong siya ay 10 taong gulang. Ang kanyang cute na maliit na mukha na may mapupulang labi at mapuputing ngipin ay lubhang mapanlin lang. Sa ganito ni Colton, sino ang maglalakas loob na maniwala na ang batang ito ay halos pumatay ng isang 10,000 na Vitality Pinnacle Martial Artist sa isang suntok ngayong gabi? Kahit na si Colton ay mas mature kaysa sa kanyang mga kapantay, siya ay isang 10 taong gulang na brat kung tutusin. Paano kung siya ang sikat sa buong mundo na young civil emperor? Para kay Blake, siya pa rin ang kanyang nakababatang kapatid. Niyakap ni Liam Darby si Ginny Darby at mahinang sinabi, "Blake, anong ginawa mo dyan?"
Nag-asikaso kami ng ilang maliliit na bagay. Ikaapat na tiyo, narinig ko mula sa ikaapat na tiya na gusto mong ipadala si Jeannie sa Sangguniang Youth Institution. Tumayo si Blake at inilagay si Colton, na nasa kanyang mga bisig, sa lupa upang hayaan siyang maglaro. Tapos, tumalikod siya at kinuha si Jeannie sa mga braso ni Liam. Napatingin si Colton kay Blake na puno ng hinanakit ang mukha. Napansin ni Blake ang kanyang tingin at malungkot na sinabi, 20 years old ka na, pero umaarte ka pa rin na parang 10 ka na. Ikaw ang magiging civil emperor ng Hansworth, kaya kailangan mong maging mas mature. Na-freeze ako sa loob ng 10 taon, at 10 taong gulang pa lang ako ngayong taon. Hindi inamin ni Colton na 20 taong gulang na siya. Nagtawanan ang lahat mula sa pamilya Darby. Maliwanag, alam nilang lahat ang kakaibang sitwasyon ni Colton. Nakausap ko na si Teacher Miranda, sabi ni Liam na may tame time na ekspresyon. Umaasa rin siyang makapasok si Jeannie sa Sangguniang Youth Institution sa lalong madaling panahon. Gusto rin ni Jeannie na matuto ng martial arts. Gusto ko ring maging kasing kapangyarihan ng kapatid ko paglaki ko. Marahil ay higit na hinangaan ng batang babae ang kanyang nakatatandang kapatid na si Blake. Sa iyong panaginip, maasim na sabi ni Colton. Bakit ang bastos mo? Galit na tumingin si Jeannie kay Colton, nakikita siya bilang isang kapantay. Ang marangal na young civil emperor at ang batang babae ay hindi magkasing edad. Halos 20 taong gulang na siya. Sige, yayain si Little Fool na pumasok. Sabay tayong kumain ng hapunan. Tumawa si Louis Darby. Marami silang masasarap na pagkain sa pagsalubong sa bagong taon. Kakain sila ng 3 beses ngayong gabi. Ang mga katutubong kaugalian na ito ay may sariling mga paliwanag. Kung tutusin, hindi sila magutom sa pagsalubong sa bagong taon. Ito ang gusto ni Luke. Matako na siya mula pa noong bata pa siya, at nang lumaki siya, mas naging matako siya. Gusto niyang kainin ang lahat. Kung hindi lang hindi niya kayang talunin ang kapatid niya, malamang kakainin ng tanga itong si Blake. Pinaglalaroan ni Luke ang asno sa labas at pawis na pawis. Bumalik siya sa maliwanag na bulwagan at umupo sa mesa. Sinimulan niyang kainin ang mga pagkain sa mesa. Kinain ng munting tanga ang pagkain ng hindi umunguya at nilunok ito. Nilinis ni Luke ang kanyang plato sa isang kisap mata. Sinulyapan niya si Toby Lapras at Bam Ulong, anong flavor itong pasta. Pagkatapos ng ilang sandali nang kawalan ng imik. Hindi ka man lang ba nakaubos ng isang plato? Malungkot na sabi ni Toby. Wala akong natikman. Matapat na ungol ng munting tanga. Tawa ng tawa si Luis. Haha, maraming pagkain ngayong gabi. Si Laura ay kukuha ng isa pang plato para sa iyo pagbalik mo. Maraming pagkain. Si Laura ay may isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha habang tinatrato niya ang maliit na hanggal at ang iba bilang kanyang sariling mga anak. Napakatahimik ng munting tanga sa tuwing kumakain. Hindi naman siya nanggugulo at tahimik lang na kumain. Habang kumakain si Luis, mahina niyang sinabi, Blake, napag-usapan ko na ang pang-apat mong tiyuhin. Nagpa siya akong bumaba sa posisyon ng chairman ng Darby Corporation at hayaan kang pumalit. Tay, ipaubaya mo kay Jeannie ang negosyo ng pamilya. Mukhang hindi alam ni Blake ang kasalukuyang market value ng Darby Corporation. Ang halaga ng merkado ng Darby Corporation ay 8 trilyon. Ito ay may market value na higit sa 8 trilyong dolyar. Ang asset na ito ay naipon ng pamilya Darby sa loob ng ilang henerasyon, at ito ay tiyak na ipapasa kay Blake sa huli. Walang ibang dahilan. Si Blake ang panganay na anak ng pamilya. Mula noong sinaunang panahon, minana ng panganay na anak ang negosyo ng pamilya. Bata pa si Jeannie. Paano niya magagawa ang ganoong kalaking responsibilidad? Frank ang sabi ni Luis. Natatakot akong si Skyler ay walang intensyon na manahin ang negosyo ng pamilya, kaya ang Darby Corporation ay maaari lamang ibigay sa iyo. Payo ni Liam. Ito ay malinaw na hindi isang huling minutong ideya. Malamang ay may plano na sina Luis at Liam na hayaan si Blake na kunin ang negosyo ng pamilya. Gayunpaman, si Blake ay hindi lamang ang panganay na anak ng pamilya Darby. Siya ang kasalukuyang hari ng Garrison. Ang isang maliit na lungsod tulad ng Preston ay tulad ng isang maliit na pool ng tubig. Paano ito makakahawak ng isang tunay na dragon tulad ni Blake?
Bagamat maganda ang negosyo ng pamilya Darby, hindi ito mamanahin ni Blake. Sa pasukan ng maliwanag na bulwagan, lumitaw ang isang marangal na babae. Siya ay mga 27 o 28 taong gulang at may marangal na ugali. Si Whitney Jansky iyon. Siya ay dinala pabalik sa pamilya Darby 4 na buwan na ang nakakaraan. Kabanata 913. Si Whitney Jansky ay nakatira sa isang tahimik na villa sa nakalipas na 4 na buwan at ang pamilya Darby ay naging magalang sa kanya. Pagdating niya, Lola, nahihiyang tawag ni Jeannie Darby. Jeannie. Pumasok si Whitney sa maliwanag na bulwagan at tumingin kay Blake Darby. 100 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Darby ay walang kapantay sa bansa at ito ang pinakaiginagalang na makapangyarihang pamilya. Nang maglaon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang Darby family na lang ang natitira sa iyong bloodline at nanirahan sa Preston sa loob ng 100 taon. Oras na para bumalik sa kabisera. Bumalik sa kabisera at muling itayo ang pamilya Darby. Umupo si Blake sa maliwanag na bulwagan at tinitigan ang lola na ito. Pakiramdam niya ay may tinatago ito sa kanya. Bakit hindi? Mahinang tanong ni Whitney. Gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para patayin ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa bansa, ngunit pinapayuhan mo akong itayo muli ang pamilya Darby. Hindi ba parang biro sa iyo? Nanlamig ang mga mata ni Blake. Alam ng lahat na ang sikat na Northern King ay hindi tugma sa lahat ng makapangyarihang pamilya. Ngayong makapangyarihan na ang mga makapangyarihang pamilya, nagdudulot ito ng kapahamakan. Paano haharapin ni Blake ang milyon-milyong sundalo ng Northern Army sa hinaharap kung itinayong muli niya sa publiko ang pamilya Darby? Paano niya haharapin si Marshal Emperor Yanagi sa kabisera? Ang Northern Army ay isang kutsilyo sa mga kamay ng kabisera. Nais ng kabisera na gamitin ang kutsilyong ito upang sugpuin ang mga makapangyarihang pamilya at iba pang puwersa ng martial arts sa bansa. Gayunpaman, ang kabisera ay palaging ang may hawak ng talam, ngunit ngayon ay si Blake na ang may hawak nito. Ang Northern Army ay isang talam sa mga kamay ni Blake. Matikas na umupo si Whitney sa mesa at marahang kinuha si Jeannie. Bamantong hininga siya at sinabing, namana mo ang kalooban ng Marshal Emperor at Old Devil Yanagi at hinabol ang kapangyarihan ng pagpatay bilang proteksyon. Hindi mo alam na ang Marshal Emperor Yanagi at Old Devil Yanagi ay hindi ganap na tama. Isang pangungusap ang yumanig sa pananampalataya ni Blake. Ang nakatatandang henerasyon ay may sariling paniniwala. Kasabay nito, malinaw na hindi magkatabi sina Whitney at Marshal Emperor Yanagi. Kung magkampihan man sila, tiyak na hindi sila magsasabi ng mga ganoong salita ngayong gabi. Huwag kalimutan na si Old Devil Yanagi at Marshal Emperor Yanagi ang nagpalaki kay Blake. Sila ang mga guro, at si Blake ang estudyante. Ang isang guro ay parang isang ama. Walang problema si Blake sa pagmamana ng kanilang kalooban. Kinurot ni Whitney ang chubby na mukha ni Jeannie at mahinang sinabi, sino si Marshal Emperor Yanagi? Siya ay isang bayani ng isang henerasyon. Kung gusto niyang pamunuan ng mundo, lahat ng martial artist sa mundo ay dapat magpasakop sa kanya. Alam mo ba kung sino ang iyong guro na si Finley Yanagi? Si Blake ay hindi kailanman nagkomento sa kanyang guro mula noong siya ay bata pa. Ang kabaitan ng kanyang guro sa pagtuturo at pagpapalaki sa kanya ay higit pa sa langit. Hanggat nabubuhay ang mga guro, igagalang sila ni Blake. Kung wala ang mga gurong iyon, paano magiging siya ngayon si Blake? Dahan daw ang tumayo si Whitney at mahinang nagsabi, narito ako para sabihin sa iyo na ang iyong guro, si Finley Yanagi, ay ang entity master ng Yinyang Entity. Ano? Ang ekspresyon ni Toby Lapras ay lubhang nagbago at ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Hindi talaga siya makapaniwala. Ang gurong iginagalang niya tulad ng isang ama, si Finley, ay talagang master ng Yinyang Entity. Ang Yinyang Entity ay nahahati sa 2 panig. Yin Entity, Yang Entity, may kabuuang 2 masters. Gayunpaman, personal na sinabi ni Whitney na si Finley ang Entity Master ng Yinyang Entity. Siya lang ang may control sa 2 entity. Kalmado si Blake. Tumingin siya sa kanyang lola at sa wakas ay mahinahong sinabi, noong nawala si Teacher Finley, siya ba ang gumawa ng lahat ng ito? Umiling si Whitney at itinama siya.
Mahina niyang sinabi, nakita mo na ang mga hari ng Yin Yang Entity at maging ang mga taluktok, ngunit nakita mo na ba silang gumawa ng Yin Wind na tumawid sa disyerto? Ang kanyang mga casual na salita ay nagpagising kay Tubi at sa iba pa. Nang mawala si Finley, bata pa ang mga elite ng Northern Army. 10 taong gulang pa lamang si Blake noong taong iyon. Ang mga elite ng Northern Army ay nasa parehong edad. Bata pa sila at naisip na ang pinakamakapangyarihang martial artist sa mundo ay isang pangsiyam na antas na hari. Noong panahong iyon, ang mga hari ay talagang pinakamalakas. Kung tutusin, ang pinakasikat na martial artist sa mundo ay napigilan ng pagbabawal ni Kylo at hindi pinayagang magpakilala. Sa isang panahon kung saan ang mga taluktok ay hindi nagpahayag ng kanilang mga sarili, ang mga hari ay iginagalang. Kaya naman ang mga hari ang pinakamalakas. Iyon ang dahilan kung bakit palaging naniniwala si Blake at ang iba pa na kapag ang malamig na hangin ay tumawid sa 8,000 milya ng disyerto, ito ay isang ikasyam na antas na hari ng nilalang Yin Yang na bumaba sa hilaga at nagsimula ng isang madugong labanan sa kanyang guro, Finley. Ang labanang iyon ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang guro, si Finley. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung nasaan siya. Ngayong naisip niya ito, si Tobi ay natakot at sumigaw, hindi ba ang Yin Yang martial artist na sumalakay sa hilagang teritoryo ay isang hari sa ikasyam na antas? Sila ang dalawang entity master ng Yin Yang entity. Sa labanang iyon, mahinang bulalas ni Whitney, pinatay ng iyong guro ang mga Yin Yang entity masters upang protektahan ang mga elite ng Northern Army at hindi hayaan ang mga taong Yin Yang na alisin ka. Nagulat si Hansworth sa labanang iyon. Alam mo ba kung gaano karaming big shot ang naalarma noong panahong iyon? Maging ang sangay ng Kylo ay naalarma. Maging si Sadie Dudley, ang master ni Kylo, ay nalinlang ng iyong guro upang mangako na hinding-hindi niya iiwan ang Mount Blaze. Magaling talaga magtago si Old Devil Yanagi. Ang labanan sa hilagang disyerto ay nagulat sa napakaraming tao, kasama na ako. Walang nakakaalam na itinago niya ang kanyang lakas sa ganoong lawak. Mamaya, nang sumalakay ang dalawang Yin Yang Entity Masters, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. Hinampas niya silang dalawa, na naging sanhi ng malamig na hangin na hamampas sa 8,000 milya ng disyerto. Bilang isang elder, si Whitney ay kamag-anak ni Blake. Sinabi niya kay Blake ang maraming bagay na walang nagsabi sa kanya nitong mga taon. Noong bata pa ang mga elite ng Northern Army, nagpakita sila ng kahangahangang potensyal. Lalo na si Blake, na nagpractice ng martial arts noong 7 at naging war god noong 9. Sa oras na iyon, sapat na upang mabigla ang mundo. May iba pang mga bata na nagpakita ng kahangahangang talento. Inatake ng Yin Yang Entity ang hilagang disyerto upang agawin sila. Gusto nilang kidnapin ang mga elite ng Northern Army para maging bahagi sila ng Yin Yang Entity. Noon, nagpadala pa sila ng dalawang Entity Masters. Ngayon ay tila malinaw na kung bakit sila nagpadala ng dalawang Entity Masters. Dahil sa nakamamanghang pagganap ng mga elite ng Northern Army, kung ang Yin Yang Entity ay bibigyan ng isa pang pagpipilian, sila pa rin ang walang pakundangan na sisingilan sa hilagang disyerto 10 taon na ang nakalilipas upang kidnapin sila. Bukod dito, kung mayroon silang pagpipilian, kahit na kailanganin nilang sumalungat sa Kylo Ban, ang pinakasikat na martial artist ng 4 na entity ay pumatay sa mga elite ng Northern Army sa kabayaran ng kanilang buhay. Si Blake ay pinagkalooban ng titulo sa Mountaineer at umakit ng 10 patong ng pambansang kapalaran. Nakatungtong siya sa altar. 4 na buwan na ang nakalilipas, sumailalim si Blake sa Spirit Awakening Ceremony sa Lenver Pond, at ang kanyang talento ay nadagdagan ng 9 na beses. Ginamit pa niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline para buksan ang spiritual aperture sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang paglusot sa espiritual na siwang ay ang simbolo ng isang summit. Binuksan niya ang kanyang espiritual na siwang at ipinanganak ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay kayang kontrolin ng lahat. Maaari rin itong magdulot ng mental pressure. Ang lihim sa loob ay hindi kailanman magiging aktibo maliban kung ang isa ay nagbukas ng kanilang espiritual na siwang. Sa makatuwid, si Blake ay higit sa 10 beses na mas nakakatakot kaysa dati. Sa sandaling ito, tiningnan siya ni Blake at mahinang sinabi, ang Martial Emperor Teacher ay nangangasiwa sa kabisera at namumuno sa bansa.
Gusto niyang lahat ng martial artist sa bansa ay maging sakop niya. Pinatay ni Teacher Finley ang dalawang entity master 10 taon na ang nakalilipas at kinuha ang yin yang. Nagtatago siya sa dilim at kinokontrol ang mga bagay na hindi ko alam. Ngunit anong klaseng tao ka, Lola? Ngumiti ng malapad si Blake. Kabanata 914. Ang mga salita ni Blake Darby ay nahuli kay Whitney Jansky na nawalan ng bantay. Noong mas bata pa ang nakatatandang henerasyon, sila rin ay mga kababalaghan na nagpasigla sa mundo. Ang mga tao sa henerasyong iyon ay naging lahat ng mahahalagang tao. Lahat ng mahahalagang tao ay may kanya-kanyang paniniwala at sariling bagay na dapat gawin. Hindi magkampi sina Whitney at Marshall Emperor Yanagi. Kaya naman, tinanong ni Blake ang kanyang lola, si Whitney, kung anong klaseng tao siya. O sa halip, kamakailan lamang ay ipinahayag ni Whitney ang kanyang sarili. Ano ang ginagawa niya sa lahat ng mga taon na ito? Ang mas lumang henerasyon ay nabuhay ng mahabang panahon at nagkaroon ng napakaraming kwento. Iniwas ni Whitney ang tanong at niyakap si Jeannie Darby. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang mahina niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi pa ako tapos na sabihin sa iyo ang tungkol kay Old Devil Yanagi. Noon, mahigpit na nakipaglaban si Teacher sa dalawang yin yang entity master sa hilagang disyerto. Bakit siya nagtago? Ang tanong na ito ay gumugulo kay Blake sa loob ng maraming taon. Nang mawala ang matandang commander na si Finley Yanagi, napilitan ang mga batang elit ng Northern Army na suportahan ang hilagang rehiyon. 10 taon na ang nakalipas. Gustong malaman ni Blake kung ano ang ginawa ng kanyang guro na nag-traito sa kanya na parang sarili niyang anak. Dahan-dahan ang sabi ni Whitney, nakakagulat ang mga sinabi niya. Sabi niya, 10 taon na ang nakalipas, pinatay ng iyong guro ang dalawang yin yang entity masters. Nagpakita siya ng nakakagulat na lakas ng pakikipaglaban at naalarma ang mga ermitanyo sa isang iglap. Napansin ng isang matandang senior na kabisado ng iyong guro ang Supreme Forbidden Art. Imposible. Puno ng galit ang mga mata ni Toby Lapras. Ang Supreme Forbidden Art ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na nawala sa buong mundo ng martial arts. Kung ang isang martial artist ay nang-ahas na linangin ito, lahat ng tao sa mundo ay papatayin siya. Ang Supreme Forbidden Art ay isang masamang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa isang martial artist na maabot ang pinakamataas na kataas-taasang kaharian sa loob ng maikling panahon. Lahat ng martial artist sa mundo ay pinangarap na makatuntong sa kaharian na iyon. Gayunpaman, ang paglinang sa masamang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng hindi mabilang na buhay. Sa pamamagitan ng pag-agaw sa sigla ng iba pang mga tugatog, makakamit niya ang tagumpay ng mag-isa. Katumbas ito ng pagtingin sa mga tugatog ng mundo bilang mga table tas na maaaring kainin kung kinakailangan. Maaaring isipin ng isa kung paano napilitang ipakita ni Finley ang kanyang nakakagulat na lakas sa labanan at pumatay ng dalawang entity masters upang maprotektahan ang mga elite ng Northern Army. Kasabay nito, natuklasan din ng mga tagalabas ang sikreto ni Finley. Kung may martial artist na Nagel Inang ng Supreme Forbidden Art, walang sinuman sa mundo ang makakapagparaya sa kanya. Kahit sinuman iyon, kailangan nilang mamatay. Kung ang ganitong uri ng masamang martial artist ay hindi namatay, lahat ng tao sa mundo ay makaramdam ng pananakot. Sa makatuwid, naalarma ni Finley ang mga ermitanyo. Sa huli, 10 taon na ang nakalipas, pinatay ni Finley ang dalawang yin yang entity masters. Nang gabing iyon, nawala siya, at hindi alam ang kanyang buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, sinasabi ni Whitney na pinatay ni Finley ang dalawang entity master 10 taon na ang nakararaan at pinalitan sila, lihim na kinokontrol ang yin yang entity. Gayunpaman, walang balita tungkol dito sa labas ng mundo. Paano nalaman ni Whitney ang tungkol dito? Nagningning ang mga mata ni Blake. Naalala niya na nang sirain niya ang punong tanggapan ng Lowell Yin Yang, nagkataong naroon si Shadow at iniligtas si Manuel Sharp. Sa totoo lang, pagkatapos ng panahong iyon, naghinala si Blake na ang kanyang guro, si Finley, ay may kaugnayan sa Yin Yang Entity. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ni Blake na ang kanyang guro ang kasalukuyang master ng Yin Yang Entity. Napakaraming problema. Wala pang 3 tao sa labas ng mundo ang nakakaalam tungkol sa iyong guro, mahinang sabi ni Whitney.
Isa ako sa kanila, at isa pa ang Martial Emperor teacher mo. Sino ang pangatlong tao? Malabo na naunawaan ni Blake kung bakit ang kanyang guro, si Finley, ay nagtago sa dilim sa loob ng 10 taon at hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Ito ay dahil nilinang niya ang Supreme Forbidden Art. Siya ang pampublikong kaaway ng lahat ng martial artist sa mundo. Ang malawak na mundo ay hindi Eust Hansworth. Ngunit ang buong mundo. Ang pampublikong kaaway ng mundo, si Finley Yanagi, ay nilinang ang Supreme Forbidden Art. Hanggat naglakas loob siyang ipakita ang kanyang mga track, tiyak na lalabas ang mga matatandang martial artist upang patayin siya. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Forbidden Art ay hindi maaaring muling lumitaw sa mundo ng mga tao. Kapag ito ay lumitaw, ito ay tiyak na magdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang martial arts world. Pinakain nito ang sigla ng iba pang mga tugatog at hinihigop ang mga ito para sa sarili nitong paggamit. Mayroon bang pamamaraan ng paglilinang na mas nakakatakot kaysa dito sa mundo? Wala naman sigurong makakapantay sa kanya. Ang mas malala pa ay ang mga elite ng Northern Army ay pawang mga estudyante ng Old Devil Yanagi. Si Blake ay kahit na ang direktang disipulo ng Old Devil Yanagi. Nilinang ng guro ang Supreme Forbidden Art, ngunit paano naman ang mga estudyanteng ito? Marahil sa nakalipas na 10 taon, ang ilang matatandang lalaki ay lihim na nagbabalaklaban sa mga elite ng Northern Army. Bagamat ang kataas-taasang ipinagbabawal na sining ay hindi pinahintulutan ng mundo, ang ilang sinaunang tuktok na martial artist na malapit na sa kanilang buhay ay malamang na gustong linangin ang kataas-taasang ipinagbabawal na sining upang mabuhay. Hinabol nila ang iba pang pinnacle martial artist at hinigop ang kanilang sigla upang tulungan ang kanilang sarili na makalusot ng mabilis at maabot ang pinakamataas na kataas-taasang kaharian. Sa oras na iyon, ang kanilang buhay ay pahahabain muli. Napakaraming tao sa mundo na sakam sa buhay. Upang mapahaba ang kanilang buhay, tiyak na hindi sila magdadalawang isip na labagin ang mga paghihigpit at linangin ng Supreme Forbidden Art. Kung hindi mahanap ng mga taong ito ang Old Devil Yanagi, posibleng target nila ang mga elite ng Northern Army. Gayunpaman, sa nakalipas na 10 taon, walang matandang lalaki ang nang-ahas na salakayin ang hilagang rehiyon at patayin ang mga elite ng Northern Army. Ang dahilan ay malamang na pagkakakilanlan ni Blake. Noong bata pa si Blake, siya ang batang Martial Emperor ng Kabisera. Siya rin ang young master ni Kylo. Siya ang direktang disipulo ng pinuno ng sekta ng Mount Sinu Sect, si Winslow Jansky. Siya ay anak ni Hansworth at ang taong magdadala ng kapalaran ng bansa sa hinaharap. Sa ilalim ng takip ng mga layer ng pagkakakilanlan, kahit na ang mga pinakamataas na puno ay hindi maglalakas loob na pumatay sa kanilang daan patungo sa hilagang disyerto. Ang Blake ay suportado ng Kabisera, Kylo, Mount Sinu, at marami pang ibang malalaking kapangyarihan. Sa buong mundo, sino ang mga ngahas na hawakan si Blake? Si Sadie Dudley ng Kylo ay nanirahan sa Mount Bliss sa buong taon, kasama si Blake habang siya ay lumalaki. Ito ay isang hindi nakikitang anyo ng proteksyon. Sa numero unong tuktok sa mundo na nagpo-protekta sa kanya, sinong matandang bagay sa mundo ang maglalakas loob na salakayin ng Mount Bliss? Walang tao. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Blake at hinaplos ang bronze throne. Mahina niyang sinabi, "Lola, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka sa mundong ito." Si Blake ay mukhang kalmado sa labas, ngunit hindi siya bobo sa loob. Ang kanyang lola ay hindi katulad ng Martial Emperor Yanagi. Ang dalawang panig ay hindi sa parehong landas. Gayunpaman, hindi mahirap sabihin mula sa mga salita ng kanyang lola. Siya ay mula sa parehong henerasyon ni Finley. Sa madaling salita, hindi ordinaryong tao ang lola ni Blake. Maaaring hindi siya mas mahina kaysa sa matandang commander, si Finley. Ibinaba ni Whitney ang ulo at pinisil ang ilong ni Jeannie. "Jeannie, kung gusto mong matuto ng martial arts in the future, tuturuan ka ni lola, okay?" "Okay." Si Jeannie ay palaging masunurin. Bukod dito, ang batang babae ay hindi katulad ng kanyang kuya na si Blake, na napakaplano. Siya ay inusente. Ang kanyang mga iniisip ay hindi kasing komplikado ng mga matatanda. Bukod dito, si Whitney ang biolohikal na lola ni Jeannie.
Walang mali sa pagiging natural na malapit sa kanya ng batang babae. Sa kabilang banda, hindi ito magawa ni Blake. Ang Northern King ay mukhang kalmado at nakulekta, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay laban sa kanyang lola. Pagkatapos ng lahat, biglang lumitaw si Whitney. Kung hindi siya nagpakita, nakalimutan ni Blake na may lola siya. At saka, kahit si Blake ay hindi makita ang kanyang lakas. Bumalik sa tuktok ng Mount Hans, si Trevor Jansky ay hindi gustong lunukon ang mga table tas ng dugo na nabuo ng sigla ni Blake. Sa huli, ang hampas ng palad ni Whitney ay nagpawala ng buong lakas kay Trevor. Noong panahong iyon, si Trevor ay isa ng ipinagkaloob na tuktok, at ang kanyang sigla ay umabot sa 10,000 na. Kabanata 915. Sa huli, si Trevor Jansky ay nasakop ni Whitney Jansky sa pamamagitan ng isang hampas ng palad at hindi siya nakaganti. Talagang pambihira ang lakas ni Whitney. Dalawang beses na siyang tinanong ni Blake Darby. Umiwas si Whitney na sumagot, dahilan para tumayo si Blake at kinuha si Ginny Darby mula sa kanyang mga braso. Mahinahon niyang sinabi, "Ginny, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na ngayong kumain ka na." "Okay. Tom, Colton." Ikinaaway ni Ginny ang kanyang maliliit na kamay at nagpaalam kay Colton Jansky. Agad na nagdilim ang maliit na mukha ni Colton at inilibot niya ang kanyang mga mata. Siya ang dakilang young civil emperor. Hinding-hindi siya makikipaglaro sa batang babae na tulad ni Ginny. Ang kanyang mga kapantay ay sina Luke Yates at Toby Lapras. "Gabi na, Blake, magpahinga ka ng maaga." Dahan daw ang bumangon si Liam Darby. Pagkasabi nun, tumayo din sina Louis Darby at Laura Queen. Iilan na lang ang natira sa malaking maliwanag na bulwagan. Pagkatapos kumain at uminom ng kanyang busog, ang maliit na hangal ay medyo inaantok pagkatapos maglaro ng kalahating gabi. Tumalikod siya at binuhat si Colton, na nasa stool, humikab at nagsasabing, "Tara na, Colton. Oras na para matulog. Pasakayin kita sa ulo mo." Mabilis na umakyat si Colton sa leeg ng munting hangal na parang nakasakay sa isang asno. Sila ay naglaro ng magkasama mula noong sila ay bata pa at maaaring makipaglaro sa anumang bagay ng magkasama. Walang pakialam si Luke. Dinala niya pabalik si Colton sa maliit na patio ng villa ni Blake, nakakita ng silid, at natulog. Sa isang iglap, umalis si Toby sa manor ng pamilya Darby at bumalik sa lugar ng garrison sa labas ng lungsod. Sa sala ng maliwanag na bulwagan, tanging sina Blake at Whitney ang naiwan. Walang pangatlong tao. Naningkit ang mga mata ni Blake habang mahinang sinabi, "Wala nang iba ngayon. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, Lola." Ang kataas-taas ang ipinagbabawal na sining. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Whitney. Hindi nakakagulat na walang tiwala sa kanya si Blake. Umalis si Whitney sa manor ng pamilya Darby sa loob ng mga dekada at hindi na nakauwi. Minsan, sa kanyang lakas, maaari siyang pumunta sa Preston kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, siya ay lumitaw kamakailan lamang, at siya ay nagpakita sa paligid ni Blake. Siguradong may motibo siya. Para sa mga martial artists sa mundo, mas mahalaga ba ang pamilya o martial arts? Alinman o. Kung ito ay isang batang martial artist na kakapasok lang sa martial arts realm, kung tatanungin mo siya ng tanong na ito, tiyak na sasabihin niyang mahalaga ang family ties nang hindi iniisip. Gayunpaman, makalipas ang 10 o 50 taon, maaaring iba ang sagot. Kung siya ay isang diyos ng digmaan o isang hari, magiging pareho pa rin ba ang sagot? Malamang na manahimik siya at magdadalawang isip. Kapag ang isang martial artist ay tumuntong sa martial arts, ang kanilang lakas ay tataas ng hakbang-hakbang, at ang kanilang habang buhay ay tataas. Hindi maiisip ng mga ordinaryong tao ang nakakagulat na pagtaas ng lakas, at hindi mapipigilan ng isa ang kanyang sarili sa pagnanais na umunlad pa. Inaasahan din nilang makamit ang isang mas mataas na kaharian, mas malakas na lakas, at mas mahabang buhay. Kung ikukumpara sa mga bagay na ito, ang mga ugnayan ng pamilya ay minsan ay lubhang marupok. Ilang martial artist sa mundo ang magpapatayan para sa isang tangkay ng spirit herb. Malamang maraming beses na itong nangyari. Lalo na para kay Whitney, isang pinnacle martial artist, sino ang mas mahalaga, pamilya o martial arts?
kung maglakas loob siyang sabihin na mahalaga ang pamilya. Bakit hindi siya bumalik sa manor ng pamilya Darby kahit isang beses? Ngayon, mas naging malinaw kung bakit. Ang gusto niya ay ang Supreme Forbidden Art. Nakahinga ng maluwag si Blake na nakaupo sa bronseng trono. Nakahinga siya ng maluwag. Ito ay dahil ang nais ni Whitney ay isang material na bagay lamang. Takot talaga si Blake na hihilingin ni Whitney ang hindi dapat. Tulad ng kapalaran ng bansa at kapangyarihan ng bansa. Ito ay isang bagay na hindi mahawakan ni Whitney. Kung maglakas loob siyang hawakan ito, sa ugali ni Blake, kahit na ang kaharap niya ay sarili niyang lola, hindi siya papayag na tumawid sa pulang linyang ito. Bawat malaking shot ay may gusto sila. Ang kanyang guro, si Martial Emperor Yanagi, ay gustong magpasakop sa kanya ang lahat ng martial artist sa mundo. Ang kanyang guro, si Finley Yanagi, ay nagtatago sa dilim. Malamang na gusto niyang pumasok sa Supreme Pinnacle Realm. Whitney ay mahalagang ang parehong uri ng tao bilang Finley. Pareho silang makapangyarihang pinnacle martial artist na gustong pumasok sa mas mataas na martial arts realm. Iba't ibang bagay ang hinabol ng bawat isa. Mas nakahinga ng maluwag si Blake. Mahinahon niyang sinabi, ang Supreme Forbidden Art na nilinang ng guro ay hindi ipinasa sa akin. Kung gusto mo, ako mismo ang hihingi at ibibigay sa iyo kapag nahanap ko na si Teacher in the future. Hindi ako interesado sa kanyang Supreme Forbidden Art. Naglakad si Whitney sa coffee table at nagsimulang magtimpla ng tsaa. Kumunot ang noo ni Blake. Kakasabi lang ni Whitney na gusto niya ang Supreme Forbidden Art, at ngayon sinabi niya na hindi siya interesado sa Supreme Forbidden Art ni Finley. Ano ang gusto niya? Agad-agad. Ang buong maliwanag na bulwagan ay napuno ng halimuyak ng itim na tsaa. Hindi niya kailanman nagustuhan ang pag-inom ng itim na tsaa mula noong bata pa siya. Mahinang sinabi ni Whitney, ang Supreme Forbidden Art ng Old Devil Yanagi ay maraming disbentaha. Mahirap para dito na maging isang elegante at pinong evil art sa loob ng maikling panahon. Pero Blake, iba ka kasi Supreme Path ka. Si Blake mismo ang Supreme Forbidden Art. Sa buong mundo, sino ang maglalakas loob na magsasabi na ang talento nila sa martial arts ay nalampasan ni Blake? Nakamit ni Blake ang War God Realm sa hilagang teritoryo sa edad na siyam at kinilala bilang isang henyo na lumilitaw minsan sa bawat libong taon. Sa loob ng higit sa 10 taon, nilinang ni Blake ang Great Void of Kylo Art. Ang Purple Chi ay nagpausog sa kanyang katawan araw at gabi, at ang kanyang talento ay matagal nang umabot sa antas ng espiritualidad. Hindi maintindihan ng mga tagalabas ang kababalaghan ng kanyang talento. Gayunpaman, mayroong isang tao na maaaring maunawaan kung gaano kakilakilabot si Blake noon. Ang taong iyon ay si Eggy ng Northern Army. Ang kasalukuyang Garrison Marquis ng Handsworth, Skylar Darby. 4 na buwan na ang nakalipas, sumailalim si Skylar sa Spirit Awakening Ceremony sa Lenver Pond. Ang kanyang talento ay nadagdagan ng ilang beses, at nilinang niya ang 8 pinnacle technique sa larangan ng mahusay na tagumpay sa isang pagkakataon, na lumikha ng 9 na pamamaraan, ang Slaying Immortal. Ang talento ni Skylar ay dapat na umabot sa antas ng espiritualidad. Si Skylar ay may malalim na pag-unawa sa kakilakilabot ng espiritual na talento. Kapag malinaw na ang iniisip ng isang tao, wala nang magiging bottleneck sa larangan ng martial arts. Ang tinatawag na bottleneck sa paglilinang ay hindi na umiiral para sa mga martial artist na may espiritual na talento. Higit pa rito, kung ang isang likas na tagapagtanim ng espiritu ay gumamit ng 1 sa 8 mga diskarte sa tuktok, ang pamamaraan ng pagtawag, ang kapangyarihan nito ay magiging lubhang nakakatakot. Sa ilang aspeto, ang pamamaraan ng pagtawag ay mas nakakatakot kaysa sa pamamaraan ng balahibo. Ang kinakailangan ay ang talento ng gumagamit ay kailangang maabot ang antas ng espiritualidad. Kung hindi, hindi niya mararanasan ang takot sa pamamaraan ng pagtawag. Noong bata pa si Blake, ang kanyang likas na talento ay umabot na sa antas ng espiritualidad. Nang maglaon, nang sumailalim siya sa Spirit Awakening Ceremony sa Lenver Pond, ang kanyang likas na talento ay tumaas ng 9 beses at sumugod sa kanyang espiritual na siwang. Sa madaling salita, ang talento ni Blake sa martial arts ay ang kisame ng Handsworth martial artists.
Ginamit niya ang kanyang sariling talento upang sukatin ang antas ng buong mundo ng martial arts. Si Blake lang ang makakagawa nito. Siya ang kisame. Ang kisame ng bilyon-bilyong martial artist. Ang kanyang talento ay walang kapantay. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Whitney ay biglang naunawaan ni Blake kung bakit lumitaw ang Zerand Mother na ito sa tuktok ng Mount Hans noon at maging nagpahayag ng sarili. Hinihintay ni Whitney si Blake na maging pinakamataas na tuktok. Kung siya ay magiging isang pinakamataas na tuktok, ang kanyang landas ay magiging landas ng isang pinakamataas na tuktok, sa madaling salita ang Supreme Forbidden Art. Ang kanyang landas ay magiging pinakamataas na landas para sa lahat ng martial artist sa mundo.